maayo na mo down payment na lang ka sa imong sakyanan and bayaran ni mo monthly compared na bayaran ni mo o cash ang sakyanan. Mo ni siya ang context sa comment ni Dave, which is actually tama po siya ang iyahang thought process. In our case, that's also what happened. When we started out manggood, wala jud mi like full cash na kaya bayaran ang sakyanan. Maugay inangutang po mi sa bangko para magkaroon mi og sakyanan para magamit na mo siya sa mong negosyo. So naami 20% down, ang katong 80% na balance, sila na ang nagfinansa mo ang bangko. Then ginahulug-hulugan na mo siya on a monthly basis for the next 5 years. Okay lang siya because katong extra na kwarta na amo ang pwede unta gamiton pang bayad sa sakyanan, among gigamit sa negosyo. And since gigamit na mo siya sa negosyo, we were able to create products and services that we were able to sell and offer to the market. And mauto siya ang reason nga nung may nagkaroon ng income pambayad sa mo mga operational expenses ug sasakyanan ug amo ang sarili. Kung naa kay excess jud kaay na kwarta, let's say naa kay 100 million pesos sa imong bangko, tapos mo palit kag sakyanan worth 2 million pesos, naa kay 98 million pesos. So meaning to say, nakatipid ka sa interest, nakatipid pud ka sa discount sa imong pagpalit sa sakyanan, and you still have a lot of money na pwede nimo gamiton sa imong negosyo so that you can make more money. Pero if you have limited funds, sama sa mo akatong nagsugod pud mi, inana mo ang realidad, then mas practical jud usahay na iutang na to siya para maghinay-hinay tagbayad sa interest monthly ug ang principal monthly, pero naagya po tay income madawat because we are using the excess cash for our negosyo. Mao na guys, ang finances in general is not just all about logic. Naapod siya emotions ba, ato ang gut feel, ato ang tiwala sa sarili kung kaya ba nato siya himuon or dili. Try to imagine, let's say nipalit kag 2 million na sakyanan. Ang imuhang 20% na down payment, which is 400,000 pesos, 1.6 million ang imuhang giutang sa bangko para magkaroon kag sakyanan. So hinahinayon na imong bayad 3 years to pay, 5 years to pay because wala lagi kay kwarta pa. Kung gusto nimo siya mas gaan-gaan monthly, then longer ang imuhang term mo ng mga 5 years to pay. So that is also a little bit, or should I say pressure sa imuhang part na mangita jud kag pamaagi na imuhang monthly income should be higher than your expenses at the same time your amortization na naa pay mabilin sa imuha on a monthly basis. Para pag ma-impas na imong sakyanan, you have the car and you still have the business that help you generate money to pay off the things na gusto nimo sa kinabuhi or kinahanglan nimo. Kung ikaw po'y papiliin unsa may gusto nimo, would you rather pay cash for your car or imo na lang iutang so that you can use the excess money on a monthly basis sa imuhang negosyo? Share your answers in the comment section.